Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Thank you.
Gaya ng sinabi ng Panginoon sa sulat ni Propeta Isaiah sa 55:11, hindi babalik ang salita ng Panginoon na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan niya. Ang pangako ng Panginoon, giginhawa tayo. Gawin natin tulong yon. Mag-inspirasyon. Ang house of emergency.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Jonathan Dooma po, isa sa mga lingkod ninyo sa Kabanal Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Today is not just another day. It's a new opportunity, another chance, a new beginning. Embrace it and have a blessed day! Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. A blessed day to all, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito, na mula sa aklat na Love Notes, ay mula sa Proverbs chapter 21, verse 23, na ganito ang sinasabi. Watching what you can save you a lot of trouble. Our lips are used to praise the most holy God. It should not be used to curse, to lie, to deceive, and to despise, nor disrespect and hurt others. So let us keep our lips holy with words of love and encouragement, and in proclaiming what is true, just, and in accordance with God's will. Watching what you can gives you a clear conscience, your soul in peace with God. It also keep you away from troubles with other people and inconvenient life situations. Beloved, keep your heart pure and your tongue will be pure. Keep your tongue pure and your heart will be pure. Ang ating mga labi ay ginagamit upang purihin ang lubhang banal na Diyos. Hindi dapat gamitin ang labi sa panunumpa, pagsisinungaling, pandadaya, panglalait, pangmamaliit, at pananakit sa kapwa. Kaya't ingatan natin ang ating mga labi na maging banal sa pamamagitan ng mga salita ng pagmamahal at pampalakas ng loob at pagpapahayag ng katotohanan, katarungan, at ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pag-iingat sa iyong mga sinasabi ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na budhi at nagpapayapa sa iyong kaluluwa kasama ng Diyos. Ito rin ay naglalayo sa iyo sa mga hindi magagandang sitwasyon ng buhay. Mga minamahal, ingatan ang iyong puso na maging dalisay at ang iyong dila ay magiging dalisay. Panatilihin mo ang iyong dila na maging dalisay at ang iyong puso ay magiging dalisay. Oh,
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May mga paborito tayong bagay. At kapag pipili tayo nito, gusto natin ay yaong komportable tayo, masaya tayo, at iba pa. Pero do we have to do this sa pagitan ng ating apo o mahal sa buhay? Oo, dapat may paborito tayo. Pero sino? Ating tunghayan ang ating Elder Gem sa pagtuturo ng araling ang paborito kong apo sa gabay ng pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo rin po na aming mga tagapakinig. Sumatin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Have a blessed day. Good morning po sa inyong lahat at nawa madama po natin palagi ang maraming biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito, pinamagatan ko po itong ang paborito kong apo. Alam niyo po ako kasi grandfather na po ako, meron na po akong apo. 15 months na po yata. At masaya na maging lolo. At ang pagkakaroon ng apo. At marami po maaaring sa ating nakikinig ngayon, mga lolo at lola. At magiging future lolo and future lola. So sabi nga, nawa, maging tunay tayong blessing doon po sa ating mga anak at sa ating mga apo. Meron pong isang sumulat, ang sabi niya, "The stricter you are with your children, the harder grandparents work at spoiling them." Di ba? Ganun naman nangyayari. Mga magulang, stricto. Talagang didisiplina yung mga anak. E minsan yung mga lolo at lola, they are the ones na nag-i-spoil sa mga bata. Kaya minsan, yung mga bata, mas gusto na kasama yung lolo at lola. Alam nyo, yun po ang isang bagay na mahalagang maiwasan na mangyari. Na kailangan po yung mga magulang at yung mga grandparents may coordination on how to palakihin, sabihan, disiplinahin yung mga bata para maging consistent po. Kaya lang tayo mga lolo, mga lola, gusto natin talaga mapalapit yung ating mga apo. Di po ba? Kaya binibigay natin yung gusto. Pero mahalaga po pag-aralan natin na makipag-cooperate sa mga magulang ng ating apo para talagang lumaking disiplinado. Kaya tinatawagan po ang lahat ng mga lolo at lahat ng mga lola. Grandparents are like stars. You don't always see them. Diba? Ganyan naman talaga ang mga between eh. Hindi mo nakikita palagi. But you know they are there. Diba? Hindi mo laging nakakadalaw yan sa bahay mo. Hindi mo laging nakikita bilang apo. Pero they are always there to serve you, to love you, to be with you. Ano pa? Grandparents, hold our hands for just a little while. Kasi grandparents nga eh. But our hearts forever. Maring sandali lang nila tayong maalagaan, di ba? Makarga, mahawakan. Pero lagi nilang hawak ang ating puso. Mahal na mahal tayo bilang kalang mga apo at yung mga lolo't lola, ganyan pong pakiramdam, ganyang nararamdaman sa kanilang mga apo. They may hold our hands for just a while, but our hearts, they will hold it forever. Ngayon, ang mari po natin kahulugan, we may have a favorite. E ako po, walang problema pa dyan kasi isa pa lang yung apo ko. Kaya siya po talaga ang aking paboritong apo. Pero yun po sa mga lolo at lola na marami ng apo, merong nagiging dilema, di ba? Minsan nagkakaroon ng paboritong apo. Pero mari po mangyari yon. Pero we can be discreet about it. Pwede po nating hindi ipahalata yon sa kanila. Diba? Kasi minsan, ba't mapaborito yan? Kasi anak yan ng paborito kong anak.
Di ba? Hindi siya ganun eh. Anak yun nung mas nagtagumpay kong anak. Halimbawa, naging magandang pamumuhay ng anak mo. Tapos nagka-apo ka sa kanya. May tendency po na lolo't lola, mas paborito yung apo doon. Kesa doon sa isang anak na hindi masyadong nagtagumpay, eh, mas hindi niya magandang paborito yung anak nung hindi nagtagumpay. Hindi po dapat na mangyari ang gayong bagay. Kaya minsan tayo bilang human being, eh, talagang nahuhulog sa ganyang mga sitwasyon. May pagkakataon naman, iba't iba ng kakayahan, abilities, intelligence, yung mga apo, mas matalino. Iba, average lang. Iba, talagang hindi maalam. Kaya naging paborito, yung matatalino. Pero hindi po dapat na magkagayon. Yung pong average ang kanilang intelligence, lalo na yung mas mababa, they need more love, affection, and understanding. Tandaan po natin yan. So, mahalaga na maging fair po talaga tayo bilang mga lolo at lola. Kung may paborito ka man, huwag mong ipahalata. Diba? Oh, pero ang pinakamaganda po, talagang madama natin sa ating puso, we all love them. Pantay-pantay po natin silang minamahal, tinatrato, at gusto po natin sila na mapabuti. Lumaking respectful. Lumaking na taglay yung good manners and right conduct. Sapagkat mahal na mahal po natin sila. So make them feel all of them are your favorites. Eh minsan naman ang nangyayari, nagkakaroon ka ng issue sa manugang mo, di ba? Kaya yung anak ng manugang mo, hindi mo paborito. Pero yung anak ng manugang na kasundo mo, yun ang paborito mo. Eh ano kinalaman ng bata? Doon sa hindi niyo pagkakaunawa ng manugang mo. Di po ba? At hindi lang po naman yun. Iwasan po natin, hindi po nararapat sa mga Kristiyano na may magmanugang, magbiyanan, na hindi po nagkakasundo. Kasi tayo po bilang Kristiyano, tinuturuan ng acceptance, understanding, forgiveness, di ba? So wala po talagang lugar yung mga issues, yung po mga hindi yung pagkakagalitan. Hindi po maganda na nangyayari yan sa pamilyang Kristiyano. Eh, yun ba? Talagang sabi nga, ano ba eka ang parusa sa dalawang asawa? Eh, yung pagkakaroon ng dalawang binan. Kasi iniisip na yung hindi lagi magkasundo o magbiyanan. Naalala ko tuloy yung kwento ah. Meron pong magkumpare na nagkausap. Sabi nung isa, pare, hindi ko talaga maintindihan yung binang ko eh. Eh bakit? Eh para kinumusta ko lang naman kung bakit hindi niya pa ginagamit yung gift ko sa kanya. Nagalit na. Sobra naman yung binan mo. Biruin mo, nagaluhan mo na. Tapos kinukumusta mo lang kung bakit hindi niya ginagamit. Nagalit pa sa'yo. Eh para, ano ba yung regalo mo? Eh, memorial lot. Kaya pala, nagagalit. Gusto mo nang mamatay yung binan mo. Yun po naman yung joke lang, mga kapatid. Pero alam niyo po, mahalaga na maayos po ang pagsasama ng mga magmamanugang, magbibinan. Alang-alang po yan sa ating mga apo. Di po ba? At alang-alang po yan, lalo na sa ating Panginoon. Nagturo po sa atin na maging kaibigan natin, maging kapatid natin ang lahat ng tao. Sabi nga, ang isang kagalit sa isang Kristiyano, napakarami na po nun. Ibig lang sabihin, ang isang tunay na Kristiyano, disipulo ng Panginoon, dapat walang kagalit. So, alang-alang sa ating mga apo, alang-alang sa mga apo, make peace sa isa't isa, di po ba? Magpakababa. Mapakamahalaga po yung forgiveness, yung pong acceptance. Tinuruan tayo ng Panginoon na laging magpatawad. Sapagkat kung di tayo magpapatawad, baka tayo po eh hindi niya patawarin. So yung pandang naman pong paraan eh, forgiveness. Be a forgiving person. Sapagkat yung pong humility and having a forgiving heart, yung pong pangunahing katangian ng tunay na anak ng Diyos. So mahalaga po na kasundo natin ang ating mga manugang, ang lahat ng tao, para maalagaang mabuti ang ating mga apo. Meron pong isang pangyayari na isang grandmother na papunta po sa service, sa worship service. Nung papasok na po siya, biglang tumawag yung anak niya. Mother, magbabakasyon po kami ng 1 week. Pwede ba na yung tatlong apo mo, dyan muna sa inyo, sa bahay mo?
Eh, biglang natuwa yung grandmother kasi miss na miss na niya yung kanyang mga apong maliliit na medyo malilikot. Kaya nung abulo yan na, nagbigay po ng $5 dun sa offering basket. Eh, dati binibigay na lang $3 eh. Dahil sa tuwa niya, $5 kasi mapupunta yung mga apo niya. So after a week po, sinaulin na niya yung kanyang mga apo. Pumunta ulit siya sa worship service. Pagkatapos po ng worship service, ang nilagay niyang abuloy doon sa offering basket, $20. Bakit? Nagpapasalamat siya, wala na yung mga apo niya na magugulo. Alam niyo po, yung mga bata, talagang sa sobrang liit, maliit pa, makukulit yan, magugulo. So mahalaga po tayong mga lolo, eh pasensyoso, di po ba? Para talagang yung kakulitan ng ating mga apo, eh ating matanggap. Ganyan talaga yung mga bata. Pero mahalaga na kapag mali ginagawa nila, sasawayin po natin para hindi po nila matutunan. We should discipline them habang bata pa sapagkat nakasulat din naman yon sa Bible. So, we must be of help sa ating mga anak para disiplinahin ang ating mga apo. So, yan po ha, paging o lolos and lolas. Ngayon po, we are to promote harmony, unity, and family. Yan po ang lagi nating consideration. We are promoting po yung magandang samahan ng ating grand family, magandang samahan, yung unity ng ating pamilya, yung magandang pagsasamahan alang-alang po sa well-being ng bawat isa, lalo na po ng ating mga apo. Sabi po, yung grandmas and grandpas are grand angels. Diba? Talaga yung mga lola, lolo, naasahan niya na pag aalis ka, pwede sila magbantay eh. At napakapanatag mo kasi alam mo, nagmamahal ang bantay sa anak mo. Di po ba? May mga pagkakataon, may mga lolo at lola, sumusuporta pa rin sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. They are really grand angels. And the benefits of productive relationship between grandparents and mga apos, magiging masaya po ang mga lolo at lola. Di ba? Pagka maganda ang kanilang mga samahan, kasi minsan may mga magulang, pinagdadamot yung anak nila sa mga binan kasi kagalit. Hindi po maganda ang sitwasyon na yung anak mo, eh, pagkakait mo sa kanyang lolo at lola. Hindi po pwede yon. Hindi po nararapat sa isang pamilyang Kristiyano yon. Kinakailangan po maging maganda ang relationship natin sa ating mga binan at yung mga lolo at lola, magandang relationship sa atin at sa kanilang mga apo para maging masaya lahat, di ba? Yung apo natin magiging masaya. Kasi nakikita tayo, lalo silang nagagalak. Minsan may mga lolo at lola, nakikipaglaro pa eh sa mga apo nila. So masayang lolo at lola, masaya rin yung apo, masaya rin tayo. Diba? May nakakatuwang tayo sa pag-aalaga at mga pagtuturo. So, grandparents will have happier and longer lives. Tandaan po natin yan. Yung grandsons and daughters naman, their values will be strengthened. Titibay po ang kalang values, yung mga tamang mga paraan ng pag-iisip, mga virtues, lalo po yung may strengthen. Dahil we as a grandparents, dapat lalo po nating pinatitibay yung kagandahang asal, mabuting mga pag-uugali na tinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. At tayo bilang mga lolo, supporter po tayo doon. We are strengthening yung pong mga values na tinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. And they will give importance to family, culture, tradition, and history. Madarama po ng mga apo na importante yung grand family. Importante yung pamilya. Kasi marami po mga apo na papariwara. Kasi hindi po nakadarama ng pagmamahal, ng care sa kanilang mga grandparents at sa kanilang maging sa kanilang mga parents. To wrap it up po, mga tagapakinig, mga kaibigan, mahalaga po na merong harmonious relationship sa isang grand family. Mga lolo at lola, mga apo, mga manugang, magbibinan. Yung po sa well-being po nating lahat. At yun po eh, sa kapurihan ng ating Panginoon, di po ba? Siya pong nagturo na mahalin natin ng isa't isa, lalo na ang ating kapamilya. So sa huli mga kapatid, we must always rejoice kasi meron tayong manugang, meron tayong mga apo. We must always rejoice dahil meron tayong mga biyanan, di po ba? At we must always be prayerful na sana lalo pa maging intense, ang maging harmonious ang ating pagsasama-sama. At sa huli, must always be thankful. Pasalamat tayo, meron tayong mga lolo at lola, meron tayong mga binan na tutulong
at kasama natin sa pagpapalaki sa ating mga anak. Nawa, pagpalain po tayong lahat ng araling ito, magawa natin sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Ama naming Hari, Panginoon naming Diyos, dakila, maluwalhati, pinagkakautangan ng aming buhay. Sa mga umaga pong ito, Panginoon, masayang masaya po kami sapagkat tinuruan mo kami ng iyong mga aral. Tinuro mo sa amin kung paano kami magkakaroon ng paborito sa aming buhay. Opo, Panginoon, paborito naming lahat. Ito po ang dapat na makita mo sa aming pamumuhay sa ibabaw ng sanlibutan upang kami ay maging paborito mo rin. Kaming lahat na pumupuri, naglilingkod, dumadakila sa iyong maluwalhating pangalan. Opo, Panginoon, alam namin kami ay iyong paboritong lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagkalinga. Maging ganito kami sa aming mga kamag-anak, sa aming kapwa-tao, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak, sa aming mga apo, upang kung magkagayon, Ama, kami ay maging karapat-dapat na tinatawag sa iyong maluwalhating pangalan. Panginoon, sa umagang ito, sa maghapong ito ng aming buhay, kami ay lalakad, mamumuhay, pinagtatagubili namin sa iyo, ingatan mo po kami upang kung magkagayon, maging karapat-dapat kami na pupurit luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa Landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!